Walang kasiguraduhan ng relasyon. Pero dito, susugal ka at posibleng matalo ka sa huli. Pero wala eh. Ito kasi nagpapatamis ng buhay natin. Pero ito rin yung posibleng maging dahilan ng pagkasira ng kung anong meron ka. Kaya what's up? Kumusta? Welcome back to my channel. Nandito na naman ang iyong lingkod, Gary O.P. Today, gumawa ako ng list para maging aware tayo kung ano ba yung mga posibleng dahilan, posibleng rason ng hiwalayan ng magkasintahan. Ano ba yung dapat i-expect mo bago ka pumasok sa isang relasyon? Kaya kung handa ka na, huwag na natin patagalin to. Here's the countdown of it. Let's start! So ayan na nga, ito yung countdown, mga dahilan kung bakit hihiwalay ang magkarelasyon. Number 7, yung pagiging self-centered o pagiging selfish. Ang pagiging makasarili kasi isa sa pinakamadalas na dahilan kung bakit naghihiwalay ang magjowa o magkasintahan o mag-asawa. Sa relasyon kasi, dapat dalawa kayo nag-e-effort para mas maging masaya yung pagsasama niyong dalawa. Kaya dapat walang lugar ang pagiging self-centered ng isa sa inyo. Hindi mag-work ang pagsasama niyo kapag hindi balanse o hindi kayo nagbibigayan sa isa't isa. Kumbaga, isa lang yung may karapatan sa lahat ng bagay. Yung tipong isa lang yung nag-e-effort, yung isa lang yung nagsasakripisyo. Dahil kapag ang relasyon ay iniikot lang sa isa, mabilisan mabubuwag, mabilisan masisira. Kaya naman kung nasa relasyon ka at nakikitaan mo ng potential na nagiging selfish na yung partner mo, nagiging selfish ka na, mas maiinam na pag-usapan nyo yung dalawa. Pag-usapan nyo ng maaga at masinsinan para hindi na tayo umabot sa sitwasyon na maghihiwalay pa kayong dalawa at aabot kayo sa sakitan. Okay? Proceed tayo sa number 6. Number 6 na rason kung bakit naghihiwalay ang magkarelasyon, hindi handa sa responsibilidad. Kadalasan kasi sa isang relasyon, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Puro pangako na lang yung binibigay ng bawat isa. Puro pangako na lang yung nangyayari. Kaya kapag nandyan na yung responsibilidad, nandyan na yung mga problema at pagsubok, nagkakaroon na ng lamat, nagkakaroon na ng sugat yung relasyon. Kapag kasi ang isang relasyon ay walang matibay na pundasyon, madali yan masisira at mabubuwag ng isang bagyo lang. O yung mga pagsubok sa buhay, mabilis lang yan matatangay sa agos at masisira ka agad. Kaya lagi nating iisipin, bago tayo pumasok sa isang relasyon, dapat alamin natin, mag-self-check muna tayo kung handa ba tayo sa papasukin natin o handa ba tayo sa mga responsibilidad na kaakibat mong gusto nating gawin. Huwag lang go nang go kasi dapat handa tayo at prepare tayo sa mga posibleng mangyari sa atin. Kasi at the first place, kung sakaling gusto mo talagang pumasok sa isang relasyon, decision mo yan. Ikaw yung pumili niyan. Dapat handa kang harapin yung responsibilidad na kaakibat niyan. Siyempre, dapat handa ka rin pakatawanan lahat ng responsibilidad na kasama niyan. Sabi nga sa isang sikat na movie, di ba? Great power comes great responsibility. Kaya kung gusto mo ng maayos na buhay at pamilya, dapat handa ka rin sa responsibilidad na kaakibat niyan. Okay? Proceed tayo sa number 5. Kalimang rason kung bakit naghihiwalay ang magjowa o magkasintahan or even yung mag-asawa na kapag na-fall out of love na ang magpartner o na-fall out of love na ang isa sa inyo. Bakit nga ba nangyayari to? Paano ba na-fall out of love ang isa sa inyo? Kadalasan nangyayari to kapag napapagod na ang isa sa inyo na umunawa at umintindi sa lahat ng bagay o problema na pinagdadaanan. Madalas kasi yung dahilan nito yung number 7 o kaya yung number 6 dito sa list na to. Kaya napipili niyan na wala na siya natitirang pagmamahal sa inyo. Dahil napapagod na siya sa pag-unawa at pag-intindi. Napapagod na siya sa palaging pagsasakripisyo. Nakuha mo yung keyword? Napapagod na siya. So once na mapagod tayo, we tend to give up on something. Pag napagod tayo, naiisip na nating sumuko o gumive up dahil ayaw na nating makaranas ng pain. In return, napo-fall out of love tayo sa partner natin. Lalo-lalo na siguro kapag nakikita niya na walang pagbabago sa mga nangyayari. Nakikita niya na lahat ng pinangako sa kanya ay walang nagaganap o walang nangyayari. Sa kabila ng sakripisyo na ginagawa niya, isa to sa pinakamasakit na dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang magjowa o magpartner o even yung mag-asawa na. Dahil hindi natin alam yung cost nito. Lalong-lalo na kung hindi niyo na pag-uusapan. Kailan na lang mararamdaman ng isa sa inyo na na-fall out of love na siya sa'yo at yun yung katapusan niyo. Kaya naman napaka-importante ng deep and meaningful talk para naman mas maging malinaw ang bagay-bagay sa isa't isa. Kung may hindi ka gustong nangyayari, kung may hindi ka gustong ginagawa niya, pwede mong i-open sa kanya at para malaman niya na hindi mo gusto yung bagay na yun. Para hindi niya nagawin, para hindi na lumala, di ba? At syempre, para maiwasan din yung kawalan ng pagmamahal na usually nagiging sanhi ng hiwalayan. Okay?
proceed tayo sa number 4. Ikaapat na dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang isang magkarelasyon ay yung kawalan ng tiwala sa isa't isa. Madalas ang dumadaan sa mga ganitong hiwalay, yan yung mga taong may matinding pinagdaanan sa nakaraan na nagiging cause ng kawalan ng tiwala niya sa partner niya. Pag nawala kasi yung trust sa isang relasyon, almost imposible na makuha yun, almost imposible na maibalik yun. Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Nadaan ka sa matindi at paulit-ulit na pain, suffering, na posible maging dahilan ng pagsuko ng isa sa inyo. Siyempre, tuluyan na mabuwag yung pagsasama niyong dalawa. Again guys, ang tiwala ang pinaka-fragile na bagay sa isang relasyon. Once na mabasag mo yan, once na mabreak mo yan, katakot-takot na sakit yung dadaanan mo para may ayos mo lang yan. At kung hindi matibay ang loob mo at madali kang sumuko, hahantong kayo sa hiwalayan. Proceed tayo sa number 3. Ikatlong dahilan kung bakit nagkakahiwalayan ang isang relasyon, di pagkakaintindihan. Actually, isa to sa mga pinaka-common na dahilan ng breakup. Ang madalas na dahilan nito, ang madalas na cause nito ay yung miscommunication o hindi madalas na pag-uusap na nagiging dahilan ng di pagkakaintindihan. Ang nagre-resulta, syempre, sa breakup. Alam naman natin kung gaano kahalaga yung maayos na pag-uusap at malinaw na komunikasyon sa isa't isa. Yan kasi isa sa mga pundasyon na magpapatibay sa isang relasyon. Kaya mostly ang nakaka-experience ng ganitong hiwalayan, ng ganitong breakup, yan yung mga nasa long-distance relationship. Lalong-lalo na yung mga tao na walang maayos o malinaw na schedule o plan kung kailan sila pwede mag-usap ng maayos. Kaya naman, top 3 to sa pinakamadalas na dahilan ng breakup o hiwalayan ng isang relasyon. Kung gusto mo pang malaman kung ano yung top 2 at top 1, stay tuned. Ang rank number 2 na dahilan ng paghihiwalay ng jowa o magkarelasyon ay yung paghahanap ng kalinga sa iba. Ang malaking dagot sa buhay mo at sa relasyon mo kapag nalaman mo na yung partner mo ay nakabilang bahay o naghanap ng pagmamahal o kalinga sa iba. Bukod kasi sa sobrang sakit mo, mapapatanong ka sa sarili mo kung saan ba ako nagkulang? Hindi pa ba ako sapat sa kanya? Matamaan na ba ako? Pangit na ba ako? Kapalit-palit na ba ako? Sa mga ganitong panahon, sa mga ganitong sitwasyon, dito mo maiisip kung gaano kahalaga yung self-worth. Dito mo maiintindihan na sa isang relasyon, hindi mo pala pwedeng gawing pundasyon yung panglabas na kaanyuan mo. Dahil kapag ang lahat ng yan ay nawala, masasaktan ka ng sobra na halos isumpa mo na ang mga tao dito sa mundo. Kaya naman ito yung top 2 na dahilan kung bakit naghihiwalay ang isang relasyon. At ang number 1 o rank 1 na dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang isang relasyon, kawalan ng oras sa isa't isa. Dito sa mundong to, ano ba isang bagay na pare-pareho tayong meron? Mapamayaman ka man o mahirap, may pera ka man o wala, mataba ka man o payat, pangit ka man o hindi. Lahat tayo meron tayong 24 hours. Yan din yung dahilan kung bakit marami sa atin yung nasasaktan at naiiwan. Dahil sa kawalan ng oras sa isa't isa. Madalasan sa sobrang kampante natin kasi sa isang relasyon, nawawala na tayo ng oras at panahon sa mga bagay na kailangan natin pinupukusan o sa mga bagay na importante. Nawawalan tayo ng mga maliliit na bagay na nagpapainit at nagpapasaya sa isang relasyon. Siyempre, ang kawalan ng oras sa partner mo, sa minamahal mo, yan yung mga posibleng dahilan kung bakit naghahanap siya ng kalinga sa iba. Nang hindi pagkakaintindihan o hindi ma-resolve na problema, yan yung mga dahilan kung bakit nawawalan ng tiwala sa isa't isa na nagiging cause ng fall out of love ng isa sa inyo. Possible cause ng takot sa isang responsibility dahil sa mawawalan siya ng oras sa sarili niya at pagiging self-centered. Kaya naman ito yung number 1 na dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang isang relasyon. Kasi sa panahon ngayon, guys, hindi na sapat yung pagiging maganda o gwapo ng isang tao para mapastay yung partner nila o mapastay yung isang tao sa buhay mo o mapatagal pa yung relasyon nyo. Kasi kahit gaano ka kaalaga, gaano ka kaganda, gaano ka ka-sexy, gaano ka kayaman, kung hindi siya makontento, hindi pa rin niya mag-stay sa'yo. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna tayo. Shoutout kay Mark Ebonya. Shoutout din kay Bossman TV from Hong Kong. Shoutout kay Jeneline Cosme from Riyadh. Kay Rachel Abano Pogoy from UAE. Shoutout sa'yo. Kay Nancy Villarasa from Japan. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Marilyn Castillo, shoutout sa iyo ma'am. Kay Rain Ann Muke, shoutout sa iyo ma'am. Kay Rhea Thompson, shoutout din po sa inyo. Shoutout din kay Charity Sato at kay Miss Cecil from Hong Kong. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo yun, share niyo sa mga loved ones niyo na nakakailangan ng ganitong paalala, ganitong reminder para mas maging aware sila. Malaman nila kung ano yung mga risk na pwedeng maging rason kung bakit naghihiwalay ang jowa.
para maiwasan din yun, syempre, di ba? Kaya ikaw, kung bago ka pa na sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Again, road to 50k na tayo. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi dyan, yung mga OFW natin. Ingat po kayo dyan sa ibang bansa. Lagi nyo iisipin na mahal kayo ng pamilya nyo. So, yun lang. Mag-ingat po kayo palagi dyan. God bless. Peace.